Magandang araw mga kaguro. Narito na naman po ang Teacher Naynay TV upang magbahagi sa inyo ng kaunting kaalaman sa paggawa ng video gamit ang PowerPoint with audio recording. Ito po ay ating magagamit sa ating panahon na tinatawag na new normal, na kung saan tayo ay gagamit ng bagong paraan ng pagtuturo upang magkaroon ng mas epektibong pagtuturo sa mga batang mag-aaral. Halina at umpisahan na natin! Okay, so sabi ko nga sa inyo, since it's new normal na sa panahon natin ngayon, kailangan matuto na rin tayong gumawa ng mga videos para sa ating mga lessons na gagamitin natin sa ating mga batang mag-aaral. Alright? So unang muna syempre, kailangan po nating i-open ang ating PowerPoint. Ang ituturo ko po sa inyo ay kung paano gumawa ng video or video lesson gamit ang PowerPoint. Alright? So, i-assume po natin na meron na tayong nagawang slides. Kasi ang paggawa naman ng slides is very basic na or matagal na po natin ginagawa. Ang hindi natin alam, ito pala ay pwedeng maging video sa pamamagitan lamang ng simpleng paraan. Okay, so what I did ay nag-prepare na lang po ako ng isang maiksing presentation na mayroong 2, 4, 6, 7 slides lang. Actually, pinadali ko lang siya. Hindi siya totally complete na parts ng sa DLL or DLP, ha? Hindi po. 7 slides lang po yan para lang po maipakita ko sa inyo kung paano natin gagawing video ang mga slides na nasa PowerPoint. As well as kung paano natin sila lalagyan ng boses or audio. Ang mga slides na nandito ay hindi ko na po nilagyan ng animations. Simple lang po muna. Kung gusto nyo pong lagyan ng animations, kayo po ang bahala. Nandito lang naman po yan sa itaas. Depende po sa inyo kung anong klaseng animation yung gusto ninyo. Pero ang ituturo ko lang po muna sa ngayon ay yung paglalagay ng voice sa bawat slide. Okay, pag-record ng voice sa bawat slide. And then afterwards, pag okay na, gagawin na natin siyang video. Okay, so let us start. Okay, dito muna sa first slide, nandiyan nilagay ko po yung subject. Sa ilalim ng subject, inilagay ko po yung competency na aking ituturo para sa araw na ito. Halimbawa, gusto natin lagyan ng boses kasi ito ay may title. Punta lang po kayo dito sa insert. Dito sa left side. Upper left side, insert. And then go to upper right side, audio. Nakalagay po dito, insert audio from your computer or a variety of online sources. You can also record audio with microphone. Okay, so yung gagawin natin ngayon ay magre-record tayo ng audio with a microphone. Alright? So, click nyo lang to. And then, record audio. Lalabas po ito, record sound. Dito sa ating record sound, meron po kayong makikitang red dot. Once you click the red dot, ibig sabihin, start na po ng pag-record ninyo ng nais ninyong sabihin. Halimbawa, dito po sa ating first slide, ang sasabihin natin dito ay itong subject as well as the competency. Katulad po ng aking gagawin. Sabi ko po, pag mag-uumpisa na kayo, red dot ang pipindutin. Kapag tapos na po kayo sa inyong sasabihin, ito pong stop. Yung square, yun yung stop. Okay, so let's do this.
Matematika 1, na isusulat ang bilang 1 hanggang 3. Nabibilang ang mga bagay na may bilang na 1 hanggang 3. Okay, so nag-stop na ako. And then, kung gusto niyo pong marinig, ito lang. Pindutin niyo yung play. Pakinggan natin kung maayos naman po ang pagkaka-record. Ayaw. Okay, dito na tayo sa okay. Pag dito sa okay, meron din pong play. Ito, pindutin natin. Matematika 1, na isusulat ang bilang 1 hanggang 3. Nabibilang ang mga bagay na may bilang na 1 hanggang 3. Okay. Kung napakinggan ninyo, malinaw naman po ang pagkakasalita or pagkaka-record ng audio. So, ito po, para hindi makita sa video, kailangan nating itago. So, paano natin siya itatago? I-click niyo po siya. Ayan, nakaklik na siya. Then, right-click. Send to back. Nasend na po siya sa likuran ng aking background. So, hindi na po siya kita. Okay? Ang magiging itsura niya, i-F5 natin. Pagka naging video ay ganito. Oh. Nawala. Dito na lang natin tingnan. Matematika 1, na isusulat ang bilang 1 hanggang 3. Nabibilang ang mga bagay na may bilang na 1 hanggang 3. Okay. So, maayos naman pong na-i-record at maayos na din pong naitago yung pinaka-audio niya. Punta po tayo sa second page. Okay. Sa second page, yan ang aking ginawa. So, ngayon, ang gusto ko lang, gusto kong malagyan siya ng audio na ang babasahin o ang maririnig ng bata ay itong nasa blackboard. Okay? Ito nga po pala ang aking avatar. Ito pong avatar na ito ay customize. Kung gusto niyo pong magkaroon ng sarili niyong avatar na medyo hawig ninyo, puntahan niyo lang po yung aking video na Bitmoji avatar, paggawa ng Bitmoji avatar, nandyan po yan sa aking YouTube channel. So, balikan nyo lang para alam nyo po kung paano yung paggawa niya. Ang avatar nga po pala ay mayroong iba't ibang mga poses. Okay? Kung ano po yung gusto nyo, makukuha nyo po doon. Okay? So, lagyan na natin to ng audio, yung second page. So, same procedure, go to insert sa left upper side. And then go to right upper side, audio, and then record audio. Ayan. So record audio, click natin itong red para makapag-record. And then kapag mag-i-stop, ito pong square. Okay? So gagawin ko na po itong second slide. Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating unang araw ng pag-aaral. Handa na ba ang lahat na makinig sa guro? Ayan. In-stop ko na. Pakinggan natin ngayon. Okay? And then, play. Magandang araw, mga bata. Ngayon ang ating unang araw ng pag-aaral. Handa na ba ang lahat na makinig sa guro? Okay. So, malinaw naman po ano yung pagkakasalita ko. Ayan. Pag gusto nyo lakasan, laksan nyo na lang po yung boses nyo. Sa akin kasi ito na lang muna. Okay, so ganun pa din gagawin para hindi siya makita sa video. All you have to do is to click itong sounds na, ang tawag dito, image, and then right click, send to back. Okay, so set na tayo sa pangatlo. Next.
Okay, ito namang larawan na to, di ba? Before tayo mag-start ng lesson, especially sa elementary, we always use pictures. Okay? So, ayan, gagamit tayo ng picture. Pwedeng ipakita mo lang to sa mga bata and then tatanungin mo sila kung anong mga nakikita nila. Or, maglagay ka ng maiksing kwento. Okay, halimbawa ito, lalagyan ko ng maiksing kwento itong nasa larawan na to. So, para makapaglagay ako ng kwento na makikinig ang mga bata, punta ko ulit sa insert, punta sa audio, record audio. Okay? Lalagyan ko lang po siya ng maiksing kwento. At bibigyan ko ng pangalan yung bata. Okay? So, let's start. Click natin yung red dot. Pag mag-start na, square kapag stop, and then okay. And then play. Okay? Game. Ito ay si Nena. Si Nena ay isang bata na mahilig sa mga halaman. Si Nena ay may tatlong alagang bulaklak. Ang kanyang mga bulaklak ay dinadapuan ng mga paru-paro at ng bubuyog. Gayunpaman, hindi naman nasisira ang mga bulaklak ni Nena. Kaya't masayang-masaya pa rin siya. Okay, so yun lang yung kwentong ginawa ko. Ngayon, para mapakinggan kung okay ang kwento, i-click ang okay and then play. Ito ay si Nena. Si Nena ay isang bata na mahilig sa mga halaman. Si Nena ay may tatlong alagang bulaklak. Ang kanyang mga bulaklak ay dinadapuan ng mga paru-paro at ng bubuyog. Gayunpaman, hindi naman nasisira ang mga bulaklak ni Nena. Kaya't masayang-masaya pa rin siya. Okay. So, okay naman din yung kwento, no? Na ano naman nila. So, ganun ulit. Kailangan natin itong itago. Click nyo po yung sound na image and then right-click and then send to back. Okay? So, mamaya may kwento na siya. And then, let's go to the fourth slide. Dito sa fourth slide, di ba ito, nakita nila to. And then, pagdating sa fourth slide, may babaguhin lang akong questions. Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Okay, lagyan natin na ngayon ng audio. Let's go to insert, audio, record audio. Red dot para maano. Since question siya na nangangailangan ng sagot ng mga bata, ang kailangan nating gawin ay gumawa ng tatlong recorded sound para sa bawat question. Okay, so dito sa unang sound, i-re-record muna natin yung number 1. Alright? Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Let's listen. Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Okay, that's the first question. Yung second question, punta ulit sa insert, and then go to audio, record audio, red dot. Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Okay, play. Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Alright. Then let's go to number 3 question, let's go to insert, let's go to audio. Record audio, red dot. Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Okay, press OK. And then, play. Let's listen. Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Okay, so kung mapapansin nyo, ang nilagay nating sound ay tatlo.
So, tatlong beses din natin ginawa yung proseso na insert, audio, and then record audio. Okay? Kasi, yan po ay nangangailangan ng mga sagot. Eh, hindi natin sure kung ilang segundo masasagot ito ng mga bata. Okay? And don't worry kasi, kunyari, number one, una natin siyang nirecord. Yung number two, second na nirecord. Yung number three, third na nirecord. So, ganun pa din ang magiging order niyan pag yan ay naging video. Alright, let's see. Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Alright. So, kung mapapansin nyo, may mga spaces, ano? Bago sila pumasok-pasok. Okay? Kung gusto niya naman ng mas matagal, dito kayo punta kayo sa delay. Ilang seconds niyo gustong ma-delay? O, tinagalan ko. Masyado yata matagal yung 50. 25 lang, half lang. Ayan. So, para maitago sila, click niyo ulit sila and then right click and then send to back. Click, right click, oh. Click, right click, send, send to back dapat. Ayan. Click, right click, send to back. Okay, hindi na makikita yan. Let's go to the fifth slide. Ayan. So, dun tayo ulit. Go to insert. Ito is parang mga, ano na, practices na. Application, and then evaluation, tapos may assignment na tayo sa dulo. So, gawa na natin. Punta ulit kayo sa insert, audio, record audio. Anong i-record dito? Ang i-record lang dito ay itong instruction ni teacher. Alright? So, red dot. Para sa gawain 1, isulat ng wasto ang bawat bilang. Play. Para sa gawain 1, isulat ng wasto ang bawat bilang. Okay, so malinaw naman ang pagkaka-record. Lagay na dyan, click nyo, right click, send to back. Alright, let's go to the 6th slide. Okay, ang babasahin natin dito ay instructions ulit. So, insert, audio, record audio, red dot. Para sa ikalawang gawain, biluga ng wastong bilang ng bawat larawan. Para sa ikalawang gawain, biluga ng wastong bilang ng bawat larawan. Okay, it's very clear again. Click, right click. Nado-double click ko. Click, right click. Okay. Send to back. Okay. And let's go to assignment. Gawaing bahay. Ayan. Sigutan ang gawaing bahay sa pahina. Ito pong gawaing bahay na to ay gawa-gawa ko lang yung pahina, yung 1 to 5, ha? Hindi po yan totoo. Okay. So, let's go to insert again, audio, record, audio. Para sa gawaing bahay, sagutan ang gawaing bahay sa pahina 10, bilang 1 to 5. Isulat ang sagot sa kwaderno. Para sa gawaing bahay, sagutan ang gawaing bahay sa pahina 10, bilang 1 to 5. Isulat ang sagot sa kwaderno. Alright, so malinaw naman siya ulit. Tago na natin siya. Ayan. So, natapos na natin yung pag-record ng audio from first slide hanggang 7th. Okay? So, ang gagawin natin ngayon ay tignan natin kung siya ay maayos na.
Matematika 1, na isusulat ang bilang 1 hanggang 3. Nabibilang ang mga bagay na may bilang na 1 hanggang 3. Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating unang araw ng pag-aaral. Handa na ba ang lahat na makinig sa guro? Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating unang araw ng pag-aaral. Handa na ba ang lahat na makinig sa guro? Mayroong isang bata na taga Valenzuela. Siya ay si Martha. Ano nga ulit ang pangalan ng bata? Tama, siya ay si Martha. Si Martha ay may alagang tatlong bulaklak. Ang kanyang tatlong bulaklak ay nilalapitan ng mga paru-paro at ng bubuyog. Gayunpaman, hindi naman nasisira ang mga bulaklak ni Martha. Okay, may ayusin lang ako. Parang may double ano. Yun. May double audio tayo eh. Narinig ko. Tagalin natin. Pati yung story ni Martha. Si Nene tayo, di ba? Mayroong isang bata na taga... Okay, na-double audio. Kasi ano to? Lumang PowerPoint. Ito. Ah, wala. Alright. Okay, yon. Kaya importante na i-play nyo muna siya from the start, from the beginning up to the end. Kasi once na sinave natin siya as a video, hindi na siya maayos. Maayos nyo man siya, babalik kayo sa unang proseso. Matagal pa naman mag-save ng video. Okay, so katulad ko, meron akong mali, meron pala akong na double record audio, so tinanggal ko muna. Buti na lang chinek muna natin, ano? Okay, let's continue again. Doon na tayo sa ano? Pang... sa question. Ayan. Sasagutin natin. Ilan ang nakita ninyong Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Again. Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Para sa gawain 1, isulat ng wasto ang bawat bilang. Para sa ikalawang gawain, bilugan ang wastong bilang ng bawat larawan. Para sa gawaing bahay, sagutan ang gawaing bahay sa pahina 10, bilang 1 to 5. Isulat ang sagot sa kwaderno. Alright, so natapos na natin. Kanina'y narinig yung nagpatong dito sa question. Napindot ko lang yun ng ano. Kasi pagka winview siya, dipindot lang muna siya ng mga sasabihin. Para mamaya, automatic na siyang sunod-sunod or kung gaano katagal yung intervals ng bawat questions. Okay? So, ayusin ko muna ng konti, ha?
Lalagyan ko lang sila ng transition. Ayun, transition kung paano nyo gusto siyang lumabas. Then, ito ilalagyan ko ng 10 minutes each slide. Ayan, so okay na yan. Apply to all natin para sa lahat ng slides. Okay. So, di ba, ayan, nakagawa na tayo ng slides na 1 hanggang 7 na pages. And then, we recorded also already an audio from 1 to 7 na slides. Lahat yan may audio na. Wala na rin po dyan patong-patong, tinanggal ko na. Sabi ko nga sa inyo, it's best to check it first all before kayo mag-save ng video. Okay, so ngayon, ready na siyang gawing video. Ano ngayon yung gagawin natin? What's the next step? Okay. Siyempre ito, sisave nyo muna to as PowerPoint. Nakasave na siya. I-assume natin, nakasave na siya as PowerPoint to your computer. Ngayon, isisave natin siya as a video. Go to your file. Go to save as. Nakakasunod pa. Okay. And then, hanap kayo ng folder kung saan nyo siya gustong ilagay. Halimbawa, ilagay ko na lang muna siya dito sa desktop para madaling hanapin. Ayan. So, ang title niya ay Mathematica 1. Nakalagay dito sa may bandang ibaba, Save as Type. Ang nakalagay ay PowerPoint Presentation. So, ito po ang ating babaguhin. Mathematica 1, okay na siya dito. Click nyo po ito. Okay, lalabas yung maraming options. So, para maging video ang PowerPoint, all we have to do is to save it as MPEG-4 video. Yan po ang pipiliin natin. Uulitin ko po, piliin ng MPEG-4 video. Okay, so kung makikita nyo, file name, Mathematica 1, save as type. Kapag sinabi kasi save as type, anong klase ang gusto nyo masave? Alright, so ito, MPEG-4 video. Alright, so save natin. This will take a very long time. Okay, uulitin ko, ito po ay mahabang oras or mahabang minuto. So, ikakat ko muna yung video, babalikan ko po kayo once I'm already done with this. Creating video. Ayan na. Creating video na siya. Mathematica 1. MP4. It will take minutes eh. Medyo matagal. So, babalikan ko po kayo. Okay? Be right back. Okay. So, ayan. Welcome back. Okay. Ayan. Balikan na natin yung ating sinave na video or MPEG-4. Okay, tingnan natin, di ba sinave natin siya sa aking desktop. So, exit muna tayo dito. Ayan, nandito na tayo sa ating desktop, hanapin natin siya. Ito siya, Mathematica 1. So, let's see the video. Let's watch the video and listen to the video. Okay, tingnan natin kung successful. Mathematica 1, na isusulat ang bilang 1 hanggang 3. Nabibilang ang mga bagay na may bilang na 1 hanggang 3. Magandang araw mga bata! Ngayon ang ating unang araw ng pag-aaral. Handa na ba ang lahat na makinig sa guro? Ito ay si Nena. Si Nena ay isang bata na mahilig sa mga halaman. Si Nena ay may 3 alagang bulaklak. Ang kanyang mga bulaklak ay dinadapuan ng mga paru-paro at ng bubuyog. Gayunpaman, hindi naman nasisira ang mga bulaklak
ni Lena. Kaya't masayang-masaya pa rin siya. Ilan ang nakita ninyong bubuyog? Ilan ang nakita ninyong paru-paro? Ilan ang nakita ninyong mga bulaklak? Para sa gawain 1, isulat ng wasto ang bawat bilang. Para sa ikalawang gawain, bilugan ang wastong bilang ng bawat larawan. Para sa gawaing bahay, sagutan ang gawaing bahay sa pahina 10, bilang 1 to 5. Isulat ang sagot sa kwaderno. Alright, so napanood niyo ba yung ating short video? Pwede na ba yun? Alright, there you go. Kung pwede na yun, pakihit ang subscribe and like. Okay, so exit muna tayo dito. Let's go back to our PowerPoint. Ayan. So, ang ating PowerPoint ngayon na mayroong 7 slides ay nagawa na nating isang successful na video. Alright. So, sana po ay nasundan ninyo ang ating procedures or ang ating mga simpleng proseso nang sa gayon ay kayo din po ay makagawa na rin ng simpleng video lesson. Kung gusto nyong mas gumanda pa siya, sabi ko nga sa inyo, pwede kayong maglagay ng animations. Yung animations na yan ay nilalagay sa kada pictures na pinipaste nyo dito or gagamitin nyo po sa bawat slides ninyo. Okay? And transitions naman ay transitions or pagpalit-palit ng mga slides. So, marami pa pong paraan para mapaganda ang inyong video lesson. Pero yung tinuro ko pa lang po ay yung simple lang muna. Alright? So, sana po ay meron kayong natutunan ulit sa YouTube channel ni Teacher Nainay TV. So, yung mga hindi pa po nagsasubscribe, pakiclick na lang po yung subscribe. Isama nyo na rin po ang bell. Nang sa gayon ay kayo ay ma-update sa aking mga susunod pang mga edu vlogs or educational vlogs na kung saan kayo po ay matututo. Okay? Sure na sure po ako dyan. Okay? Pakiclick na rin po ang like and share. I-share na rin po sa inyong mga co-teachers, i-share na po sa inyong mga kaibigan, mga tropa na nangangailangan ng ating edu vlogs. So, sa uulitin na lang po ulit. See you! Bye-bye!